Either my friend, this is your friendly neighborhood Carl. Kung first time mong umattend dito sa Q&A session na ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session ito at para saan ba ito. So ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube, sa YouTube channel ko, ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 PM Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar. Kung umattend ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito, pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company, pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi ito kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo, and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Ay maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real talk ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video, this year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga nagtatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashing, hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala. Huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang hiling sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang hiling ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, manonotify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 p.m. Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yon. So yun lang yung hiling ko. Like mo lang tong Facebook page na to, click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Doon sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yun at hindi pwede yon ebook na yun sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayamang ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook, para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright, so yan, magandang gabi, umaga, hapon sa inyo lahat mga kapower. So I hope na naririnig nyo ako ng maayos. So itatry natin na iraos itong ating Q&A session kasi may problema yata si Facebook ngayon. Kasi dito sa akin hindi real time yung comments na nakikita ko. Kailangan ko pang i-refresh para makita ko yung mga bagong comment. Tapos tawag dito, sa live ilan lang yung nakikita ko pero marami nang nagko-comment. So hindi ko alam, pero I hope na naririnig nyo ako ng maayos and I hope na klaro naman yung boses ko sa inyo. Hindi naman maingay. So before tayo mag-proceed din, so comment nga kayo dyan kung naririnig nyo ako na maayos, kung okay naman itong ating live, itong ating Q&A session. So yan, comment kayo dyan para at least ma-ano natin, makita ko kung naririnig nyo ako na maayos. Okay, so since delay to, okay, delay nyo maririnig itong sinasabi ko, mag-shoutout na muna tayo. Okay, so sa pinakang unang nag-comment, okay, shoutout sa pinakang unang nag-comment kay Liamay Huinda, tama ba? Okay, Liamay, so shout out sa iyo. And sa mga first timer din, comment din kayo diyan sa ilalim para makita ko rin kung sino sa inyo din yung mga first time na umattend nitong ating Q&A session. So, by the way, meron ako nakita nag-comment eh. Sabi ni sino to? Sabi ni Sid daw, napaaga yung live ko. Hindi napaaga yung live ko. Talagang ngayong Thursday ko siya, nag-post ako pero hindi ko alam kung nakita nyo lahat na
Thursday tayo magko-Q&A kasi may gagawin ako bukas. So, hindi pwede ako mag-Q&A bukas. Kaya, minove ko ngayon. Tapos, as much as possible, gagawin nating 2 hours yung Q&A natin. Kasi hindi ako nakapag-Q&A last Friday, di ba? Nakalimutan ko kasi. So, sorry. Nakalimutan ko talaga. Tao lang din ako nakakalimut. So, nakalimutan ko talaga yung ano, wala akong excuse. Nakalimut lang talaga ako. So, gagawin natin 2 hours. Pero, depende pa rin yun. Depende sa dami ng tanong nyo. Kasi kung 1 hour pa lang, wala naman na nagtatanong. Hindi, tatapusin na natin. Okay, tatapusin na natin yung Q&A session. So, nakadepende sa dami ng tanong nyo yung magiging Q&A natin kung aabot siya ng 2 hours. Pero maximum of 2 hours lang tayo ngayon kasi hindi nga ako nakapag-Q&A last Friday para makabawi din ako sa inyo. So, ngayon, kaya, once again, kaya ngayon Thursday kasi hindi ako pwede bukas eh. Marami akong gagawin bukas. Meron kaming training, camping, mastermind, whatever na tawag dyan. Bukas kasama yung mga leaders ko kaya hindi ako pwede bukas. Okay? So, lubos-lubusin natin to kasi hanggang 2 hours tayo. And I hope na makapag-provide ako sa inyo ng value ngayon and masagot ko yung mga tanong nyo. So, yun. Shoutout muna tayo. Sa mga first timer, comment kayo dyan kung sa mga first time umattend nitong ating Q&A session. Shoutout sa inyo mga payaman. Ibig sabihin yung mga payaman is yung palaging umaattend nitong ating Q&A. Nagko-comment ka man dyan or hindi, basta umaattend ka, payaman. Okay? So, shoutout kay na Josephine and mga masisipag ko na member andito din. Josephine, Lucille, James, Beverly, Andro, Claystone, Noraisa, RJ, Jean, Kyle, okay, Kyle, sino pa? Lovely, Joseph, and kay Sid, Jen, Ching, sino pa? Wait lang, refresh ulit natin. Lalabas ulit yung mga bagong comment pag nire-refresh eh. Ayan, si Ching pala, first timer. Okay, so, si, shout out sa'yo, Ching, sino pa? Ching sa Potalo. So, we hope na makasama namin kayo every Friday 8 PM Philippines time dito sa ating Q&A session, no? And para marami kayong matutunan at makuha na value. So every Friday at 8 PM Philippines time natin 'to ginagawa. Tong Q&A session ito. So we hope na makasama namin kayo every Friday. Ayan, para maging payaman ka din. Okay? So 'yun. With that being said, no, proceed na siguro tayo sa ating question. It's already 8:12. Okay, proceed na tayo sa ating question. Kaya, yung haba ng magiging training natin tonight is nakadepende sa inyo. Okay, sa dami ng itatanong nyo. Okay, so meron ako nakitang question from Noraisa. Paano ka mag-invite? Diretso mo na ba ina-approach ang business? Hindi. Okay, so sa, pag ano, meron kasi, sa amin kasi, sa team ko, ang tinuturo ko, hindi recruiting agad. Ang unang-unang tinuturo ko sa team ko ngayon is selling lang, okay? Product selling. So bakit ganun yung ginagawa ko? Para mas mabilis magka-resulta yung bawat members ko. Kasi mas mabilis talaga magka-resulta, mas mabilis talagang kumita pag selling. Ngayon, pag kumikita ka na, di syempre, mas madali na mag-recruit kasi may resulta ka na eh. At yung resulta mo hindi rin nanggaling sa recruit. No, hindi pwedeng sabihin ng prospect mo na nanggaling sa recruit yan kasi hindi, nanggaling yun sa binenta namin na products. Mas madaling i-approach yung prospect kapag ka sa ganung paraan na online selling. No, hindi recruit, hindi bilog-bilog, hindi yung typical na ginagawa ng networkers. Kasi sa ganun, hindi, kasi sa pagka ano, ito yung tinatawag ko na sell to recruit. Meron akong training na ginawa na ganito sa YouTube. So mas maganda kung panoorin yun. Nabanggit ko na to eh, yung about sell to recruit. Tapos meron pa akong, alam ko may mga videos pa ako na gagawin about dito. Oo, meron pa about dito sa selling to recruit na to. Pero yun yung pinakang idea, no? Selling muna, kumita ka muna sa selling, yung resulta mo, yun yung proof na talagang legit yung ginagawa mo na negosyo. And online selling, hindi siya mababa yung chance na i-reject ka nung prospect mo kasi selling. Okay? Hindi gusto ng tao mag-recruit, no? Walang taong nangarap na one day magiging magaling akong recruiter, no? Walang ganon. So, usually, ang pag-selling pati, normal na ginagawa natin yan. Especially, mas naging talamak ang selling, online selling, nung nagkaroon ng pandemic, di ba? Mas sumikat ang online selling. So, ganon kami mag-recruit. Hindi kami rektang nagre-recruit na kaagad na nagbibilog-bilog, papakita ng maraming pera. Hindi kami ganon. Ang ginagawa namin is, ang pinapagawa ko sa mga bagong members ko is,
pinapakita ko muna sila sa selling. Then kapag kumikita na sila sa selling, nasa sa kanila yan kung magre-recruit sila or hindi. Basta ina-explain ko lang yung difference and then ina-explain ko lang yung advantages ng recruiting and selling. And at the same time, puro recruiting, puro selling lang talaga yung tinuturo namin. Yun talaga yung primary focus namin. Para isa rin sa mga reason ay dahil according kay SEC, pag ang isang kumpanya ay masyado naka-focus sa recruiting, kinokonsidera pa rin nila yun na scam. Na ang puro, kahit may product, pero puro recruiting lang yung ginagawa, multiple accounts, kinokonsider pa rin nila yun na scam. So parang ano na din, para safe na rin kami, no? Na hindi kami ganun. Pero yung mga ano, yung mga members, may mga members na nagkukusa na lang na mag-recruit, and tinuturo namin kung paano, and kami, nagre-recruit talaga kami. Kasi gusto namin na mas marami kaming matulungan na maging successful sa ethical na paraan. No? So, ganun yung diskarte namin. Okay? So, kapag sa case nyo kasi hindi ko alam kung nasang level ka na ng negosyo mo, kung kumikita ka na ba ng malaki. Ganun. Pero sa case kasi namin, kaming mga kumikita na ng malaki, talagang rekta-rekta business na kami. Wala nang ano, paligoy-ligoy. Okay? Rektang negosyo na kaagad. Kung ayaw, diwag, walang problema sa amin. So, ganun yung way ng inviting. So, ang may recommend ko sa iyo na Risa is access mo yung Unlimited Prospect Handbook. So, may makikita ka dito. May link din sa description kung sa Facebook. Nasa taas yung description. Yung description, yung link na andun. Kung sa YouTube, nasa ilalim description, Unlimited Prospect Handbook. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited prospect sa negosyo mo sa ethical na paraan. Okay? So, yun. Next question tayo. Wait, refresh lang ulit natin. Para mabasa ko yung mga susunod na ano comment. Alright, so yeah, next question. Okay, so yan. From James. Kung sakaling magba-back to zero po kayo, walang downline, walang pera at walang kaibigan, pero ma-re-retain yung experience and knowledge nyo, ano pong unang gagawin nyo para maging successful ulit? At gaano katagal po abutin bago maging successful? Ang ganda nitong tanong. First time to tinanong sa akin. So, salamat James sa tanong na yan. Napakaganda ng tanong na yan. Kasi ito yung mga klase ng tamang tanong. Maling tanong kasi yung tatanungin mo paano maging successful katulad mo, ano yung habits, ano yung daily routine mo ngayon. Hindi ganun eh. Dapat, ang magandang tanong talaga, isa sa mga natutunan ko is kapag nagtatanong ka sa mas successful kumpara sa'yo, is ang palagi kong tinatanong, ano yung ginagawa mo na nandito ka sa level ko? So, in-explain ko kung ano yung level ko. Kung nasang estado na ako. So, magandang tanong ito. Magba-back to zero, wala lahat, walang resources. Tapos, pero nandito sa akin yung experience and knowledge. Siguro, isang taon, successful na ulit ako. Or less. Ha? Siguro, isang taon or less, successful na ulit ako. Kasi, yung lahat ng 7 years ng experience ko, di ba? Uulitin ko lang naman kung anong ginawa ko eh. Paano ako nag-succeed? And may formula naman ako eh. Which is, na-share ko na din naman sa public, which is yung 5 M's. 5 M's of success. So, naka-formula naman eh. Uulitin ko lang. And mas mabilis kong makukuha talaga yung success. Ano yung una kong gagawin para maging successful ulit? Uulitin ko lang kung anong ginawa ko. No? Siyempre, hindi ko na gagawin kung ano yung mga pagkakamaling ginawa ko before. Uulitin ko lang, tas i-improve ko. Kasi ganun naman talaga palagi eh. Every time na nagkakamali ka, kung alam mo ng pagkakamali, huwag mo na ulitin. Tapos, yung mga gumagana, try mo improve. Try mo mag-innovate. Diba? So, ganun lang yung paulit-ulit na gagawin ko. Okay. So, gawin natin step by step para mas medyo specific kasi hindi nyo naman maintindihan kung ano ibig sabihin ng uulitin ko lang ulit eh. Unang-una sa lahat, kung babalik ako sa zero, so, hanap ako ng magandang company, syempre, na may ethical culture. Meron akong ginawang by the way, magkakaroon ng updated version yung Walang Power and Bootcamp. So, Walang Power and Bootcamp, mas maikli siya. Doon ko nabanggit ito eh, yung 6 guidelines. Hanap ako ng company na may ethical culture, na nakafocus sa product selling at saka stable, no? May magandang compensation plan. Tapos hanap ako ng matinong mentor. Pag ako humahanap kasi ng matinong mentor, tinetesting ko eh. Okay, tinetesting ko. Minsan pinaprank ako. Meron na yung naging upline ko before. Yung nagdala sa amin sa current company namin ngayon, pirinangka ko siya eh. Kung di ako nagkakamali, alam ko pirinangka ko siya noon na huwag niya akong papawirin, huwag niya akong babaliwin. No? Di ko lang maalala kung kailan ko sinabi yan.
No, wag. Pero ay, hindi pala, sorry, mali. Alam niya pala na ganun kasi nga before pa ako mapunta dito sa current company ko ngayon ay meron ng Ethical Nation. So gumagawa na ako ng mga ganitong videos before and buti na lang alam niya 'yon. Kasi hindi niya ayaw ko nang namamawir eh. Ayaw ko nang papawirin ako eh. So alam niya 'yon. So hindi niya ginawa. And hindi rin ginawa ng mentor ko ngayon. Kasi alam nila, no? Alam nila. Hindi ko alam na alam nila. So ibig sabihin nag-research sila, no? So hanap ako ng matinong mentor na may skills, may result, kahit naman alam ko na kung ano yung gagawin ko, that doesn't mean alam ko na lahat. So syempre hahanap pa rin ako ng mas successful, mas nauna sa akin, mas may experience kumpara sa akin para mas mapabilis pa yung magiging result na meron ako. And then the rest is hard work na. Okay, hard work na ulit. Kasi nandito naman na sa akin eh, base sa tanong ni James, is nandito na sa akin yung experience and knowledge. So, hard work. Okay, matinding hataw na ulit. Para makuha ko ulit kung nag-back to zero. Kasi ilang beses na ako nag-back to zero, so hindi naman na to bago sa akin. Ilang beses na to nangyari sa akin. At kaya, pero sobrang masakit yung mga times na yun, pero sobrang laki nang naitulong nun sa akin. At kung hindi nangyari yun sa akin, hindi ako magiging Carl Serrano ngayon. So napakalaking bagay nung mga failures na yon kasi hindi ko naman siya nakita na ano. Sabi nga, meron ngang book si John C. Maxwell, sabi. Ang title ng book is Sometimes You Win, Sometimes You Learn. Tama ba? Book nga ba yun? O nakita ko lang na quote. Basta yun naalala ko, libro yun eh. Correct me if I'm wrong na lang. Sometimes you win, sometimes you learn. Which is totoo naman talaga. No? Totoo naman talaga. Kaya kahit na mag-back to zero, mababawi ko lang ulit. Pero syempre ayoko. Kung ako papipiliin, no, kung ako papipiliin, ayoko na ulit mag-back to zero kasi nakakapagod din, no? Ilang beses na 'to nangyari sa akin, nakakapagod din. Kahit na ibabawi mo na ibabalik mo, nakakapagod pa din. And sayang oras, no? Pero 'yun, base lang naman dito sa tanong ni James. So ganun lang ulit yung gagawin ko. Hanap ako ng magandang company. Hindi lang yung bastang sikat, no? Kasi dami yung malalaki sikat na kumpanya, hindi naman kumikita mga members, maraming hindi kumikita, no? Hindi kasi wala namang kinalaman yan sa pagiging sikat at malaki. May napakaliit na factor lang noon. So, hanapin ko lang yung stable na company, may ethical culture, matino yung may-ari, may magandang compensation plan, then hanap ako ng mentor, then hard work na ulit. Kung ano yung mga natutunan ko, ulitin ko lang. Hataw na ulit. Alright? So, yun yung sagot ko regarding doon. Okay, so next question tayo. From Joseph. Bilang bago pa lang sa MLM at wala pang resulta, paano po ba yung ethical way ng pang-prospect online? And opinion nyo po about multiple accounts. Okay, daming learning sa video, straight to the point, more power. Okay, so yan, maraming salamat sa tanong mo, Joseph. So, ayun, nabanggit ko na kanina, sinagot ko na yung tanong, same na sa tanong ni Noraisa about sa inviting prospecting. So marami rin akong video sa inviting and prospecting sa YouTube. Mas maganda panoorin yun kasi mas detailed yun kumpara dito na limited lang yung kaya kong isagot kasi may limit lang yung time natin. Pagdating naman sa opinion sa multiple accounts, no, hanggat hindi mo naiintindihan yung negosyo mo at hindi ka kumikita, huwag ka magmo-multiple accounts. Kahit ano pang pilit ng upline mo na power pa yaman ng multiple accounts. Okay? Kasi hindi mo naiintindihan eh. Diba? Very, very basic na investing mindset is huwag ka mag-i-invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Or huwag ka mag-i-invest kasi nag-invest yung kakilala mo. Huwag ka mag-i-invest kasi trending. Hindi siya ganun nag-work. No, kasi hindi mo naiintindihan. So, ganun din pagdating dito sa negosyo natin. Kasi partly ito para hindi naman talaga investment yung negosyo natin. Pero capital. Mas magandang term yung capital eh. Kaysa sa investment. Kasi usually pag investment, sinabing investment, usually is yan yung hihintayin mo talagang mamunga yung pera mo sa legit na paraan like mga stocks, real estate, mga ganun-ganun. Pero hindi naman ganun yung pinag-usapan natin, which is networking yung pinag-usapan natin. So, capital. No? So, kung hindi mo naintindihan yung negosyo mo, hindi ka pa kumikita, walang reason para mag-multiple accounts ka. Kasi nga, mismo yung multiple accounts, hindi mo naintindihan kung bakit mo siya gagawin. Ngayon, ang sasabihin ng mga power pa yaman na appliances is multiple accounts ka kasi kikita ka ng malaki. Mali! Potential nakikita ka ng malaki.
Pero hindi ibig sabihin kikita ka na kaagad ng malaki. Unless, kamada, which is unethical. Okay? So, importante na naiintindihan mo kung ano yung ginagawa mo. Potential na pwede kang kumita ng malaki kasi nag, ano talaga yun, namumultiply yung effort mo. Pero kung wala ka pang napapasali, parang ganito kasi yung nangyayari. Nagtayo ka ng karinderya. Wala ka pang nagiging customer, nagtayo ka na ng second branch. Third branch, fourth branch, seventh branch, hanggang seventh branch para seven accounts, di ba? Parang kang tanga nun, di ba? Wala ka pang nagiging customer. Di pa nga kilala yung store mo. Nagdagdag ka na ng mga branch. So parang ganun din. Wala ka pa nagiging customer, wala ka pang kinikita, huwag muna. Kasi ang tinuturo ko sa mga members ko, nagtuturo rin kami ng about multiple accounts, pero later na, once na kumikita na si member. Okay, pag kumikita na si member, doon namin itinuturo na i-reinvest mo yung negosyo, i-reinvest mo yung kinikita mo sa negosyo mo hanggang sa makompleto mo yung multiple accounts. Kasi naiintindihan mo na, kumikita ka na eh. Ibig sabihin, yung kinikita nila, yun yung ginagamit nila pang dagdag ng account, hindi kinikita galing sa trabaho or whatever. Although pwede naman, pero ang mas sinasabi ko sa kanila na mas maganda kung yung kinikita nila sa negosyo, yun yung gagamitin nila na pang reinvest. Ibig sabihin lang nun kasi naiintindihan na nila eh, kasi kumikita na sila. No? Yun, ang point ko lang dito kasi hindi naman kasi pansarili yung iniisip ko. Kasi kung sarili ko lang iniisip ko, ano, ipupush ko nang ipupush yung mga downline ko, multiple accounts kayo, 7 accounts kayo. Kahit bago pa lang, wala pang kaalam-alam, di pa kumikita. Okay, ganun mag-isip yung mga makasariling mga upline. Okay, yung sarili lang nilang iniisip nyo. Wala pang ang kinikita, wala pang ang alam, wala pang ang experience. Diba? Tsaka na, pag kumikita na, so... That's my point of view. Ganun yung way of leadership ko. Okay? So, yun yung sagot ko regarding dito. Alright? So, I hope nasagot ko ng maayos yung tanong ni Joseph. Okay, so next question tayo. Naririnig nyo naman ako. Buti naman. No. Alright. So, yeah. Next question. Meron ba? Meron pa ba? Ah, sana. Okay, shout out. Sino yung mga, may mga bago dito? John Roy, Irvin, GN, Judy, hindi ko pa ba nabanggit? Ayan, Mac, Paulo, sino pa? Marbs. Ayan, shout out sa inyo sa mga bagong dating. No? Tsaka especially sa mga first timers. No? Alright, next question. Nasaan na? Nawala na naman. Okay, so yan, question ni Marbs is invite, nasagot ko na kanina yan, and meron din akong video about sa YouTube inviting, sa pagbebenta, meron din akong video, actually bago lang yung ginawa kong video about sa paano magbenta, so check nyo yun sa YouTube channel ko, mas maganda kung i-check nyo dun, kasi mas kompleto yun sa pagbebenta, no? Kung ano yung sasabihin ko dito sa inyo ngayon is yun din naman kung ano yung tinuro ko, para mas madali kayo makapagbenta, is kailangan na intindihan mo kung ano yung product na binibenta mo kasi mahirap magbenta nung hindi mo naiintindihan. So para mas madali mong maintindihan yung product na binibenta mo, kailangan ginagamit mo. Mas maganda na ang binibenta mo na product is yung ginagamit mo mismo. Kasi ang isa sa mga problema ng mga networker, gusto lang nila magbenta tapos hindi nila ginagamit yung product. Paano mo makukumbinsi yung prospect mo dun sa produkto na binibenta mo, ikaw mismo hindi gumagamit? Imaginin mo yon. Parang ganito, halimbawa may nagbebenta sa'yo. Let's say may nagbebenta sa'yo ng pampapayat. Tapos tinanong mo siya, ginagamit mo ba yan? Tapos sagot niya, hindi eh. Mahal kasi. Di ba parang tanga lang, bibili ka pa ba doon? Di ba hindi na? Kama mismo di mo ginagamit, tapos bebentahan mo ako. So parang ganun din yan pagdating sa mga prospect nyo. At saka pag ikaw kasi gumagamit ng product, sabi nga ng isa sa mga mentor ko, the best seller is a satisfied user. Okay? The best seller is a satisfied user. Kapag ikaw mismo yung gumagamit ng product and satisfied ka sa product, ang dali na magbenta. Hindi mo na kailangan ng kung ano-anong strategy. Bakit? Magkukwento ka na lang eh. Kukwento mo lang kung ano nangyari sa'yo, ano naging epekto ng product mong ginamit mo. Tapos itatanong ng mga kakilala mo, magkano ba yan? Paano ba yan? Magkano bang isa niyan? Tsaka mo sabihin yung price. Nakabenta ka na.
Masyado pa kasing pinapakomplika eh. Di ba? So, yun yung pinakang simple na way, pinakamabilis na way para ka makapagbenta ng products. Kailangan naintindihan mo siya. Para mas madali mo siya maintindihan, ikaw mismo dapat ang gumagamit ng product. Okay? Be the product of your own product. Okay? So, yun. Okay? Check nyo yung YouTube video ko about dito sa selling. Bagong gawa ko lang yun last Wednesday. Alright? So, yun. Next question. Okay, shout out daw kay Tops. Tops? From Laguna. Okay, so yan. Ayan. Ask ko lang po sana about online selling. Okay lang po ba na mag-acquire ng vehicle like motor kahit di pa ganun kalaki, kalago ang benta? Ay, hindi ko alam kung ano yung purpose ng motor mo, pero kung gagamitin mo yun sa delivery, why not? Kasi magiging asset siya eh. Makakatulong siya. Hindi siya talaga magiging asset, pero makakatulong siya para magpasok ng income sa'yo. Okay? Pero kung gagamitin mo lang kasi gusto mo lang magpapogi, walang kwenta. No? Gusto mo lang magmukhang successful or may resulta, walang kwenta. Tatapon ka lang ng pera. Okay? So, hindi tayo nandito sa negosyo na to para magpa-impress ng ibang tao. Ang goal natin is magkaroon ng time and financial freedom, hindi mamawir. Okay, yung mga taong insecure lang talaga yung mahilig mamawir. Okay, insecure, sobrang insecure nila sa sarili nila na gusto nilang magpa-impress ng ibang tao. Kahit wala naman talagang pakialam yung ibang tao sa kanila. Okay? So, nakadepende yan sa kung para saan mo siya bibilhin. Ako, matagal ako naging biktima ng ganito. Ng ganito na culture, na yabangan sa networking. Kasi doon ako nanggaling na kumpanya, puro yabangan. No, kahit hindi naman, parang mga social climber lang. No? Yung mga social climber lang, parang ganun lang. Para lang ma-boost yung ego, di ba? So, nahirapan akong makaalis dun sa part na yon. So, pagka, isa sa mga technique na ginamit ko kapag bibili ako ng isang bagay, meron akong tatlong tanong na tinatanong sa sarili ko. Okay, number one, kailangan ko ba talaga? Okay, yung as in kailangan ko. Kaya ko bang mabuhay na wala yan? Kapag ka ang sagot ay oo, edi hindi ko kailangan. Di ba? So, ganun. Ikalawa is, tawag dito, kaya ko bang bilhin? May pera ba ako? May sapat ba ako na pera? No? Isa sa mga magandang tanong din para malaman mo kung may sapat ka ba na pera is, tawag dito, 10%. Okay? 10% ng lahat ng pera na meron ka, dapat as much as possible, 10% lang yan. Yung gagastusan mo na yan, 10% lang ng pera na meron ka. So, for example, ito, Chinese principle kasi ito eh. Halimbawa, meron kang gustong bilhin na tigte 10,000 pesos na anything, let's say smartphone na lang, 10,000 pesos. Dapat meron kang at least cash na 100K. Ang tawag dun is yung kurot method. Kumukurot ka lang, hindi mo mararamdaman. Okay? Halimbawa, may 100K ka, bumili ka ng 10K na cellphone. Tapos, nagkaroon ng emergency. Wala kang mararamdaman. Kasi may 90K ka pa eh. Diba? So, parang ganun. Unlike sa, meron kang ipon, 10K, tapos yun na lahat, pinambili mo. Nagkaroon ng emergency. So, benta si cellphone, mas mababa pa sa halaga na nabili mo. Hindi mo naman may bibenta ng 10K, lang, 10K ulit yun eh. Kasi yung mga ganun na bagay, yung mga liability is, ano na yan, tawag dito, nagde-depreciate ang value. Diba? Like sasakyan, ano pa, once na lumabas na yan sa kasa, kahit brand new yan, 30% tanggal na kaagad sa original price niya. Hindi mo na siya maibibenta ng original price niya. So, ganun din. Same with motor, ganun din. Hindi ko alam kung 30%. Pero ganun din pagdating sa motor. So, yun yung sinasabi ko. Yung ikalawa, kailangan ko ba talaga yan? At ikatlo, sa akin lang to ha, personal ko to. Ikatlo is, tinatanong ko sa sarili ko kung gusto ko ba talaga yan or gusto ko lang magpa-impress. Okay, so yun yung medyo tricky kasi kailangan kong maging honest sa sarili ko. Gusto ko ba talaga or gusto ko lang magpa-impress? Kasi kung bibiling ko lang, so kapag at least sa tatlong tanong ko na yan, kapag isa dyan ay no, negative ang sagot, hindi na ako bibili. Okay, kapag negative, kahit isa lang dun sa tatlong tanong ay negative, hindi ko na bibilin. Siguro next time na. Kasi wala eh, kailangan mag-yes muna, kailangan positive muna ang sagot ko sa tatlo na yun eh, bago ko siya bilin. So yun yung disiplina.
Okay? Kasi sayang din yung pera kung pwede, kung gagamitin mo naman sa ano. Pero katulad mo sinabi, kung gagamitin mo siya para makapag-deliver ka kasi nagbebenta-benta ka, para mas mabilis ka na ikaw mismo yung magdi-deliver ng product, hindi makakatulong siya na maging asset sa'yo. Okay? Makakatulong siya na makapagbigay ng pera sa'yo. Pero kung hindi naman, anong point? Diba? Pero yun nga, yun yung sa akin. Pwede niyong i-model, pwede niyong gayahin yung tatlong tanong na yun. Nasa sa inyo yan. Okay? Pero kayo palin bahala. Pera nyo yan, kayo bahala. So, yun lang naman yung akin. Ganun lang naman yung way ko para disiplina. Kasi ayoko na bumili ng mga bagay tapos pagsisisihan ko sa huli. Bakit ko binili? Kasi maraming beses na ganun din na nangyari sa akin. Na mapapaisip ako pagkatapos, ba't ko ba ito binili? Sayang pera. Na-reinvest na lang sana sa negosyo. Diba? Mas napalaki pa. E di, ganun. Kung kurot lang din naman eh, katulad ng sinasabi ko kanina, kung kurot lang naman 'yan, hindi ka naman hindi ka rin naman mapapaisip, pero minsan kahit kurot ko lang na binili, napapaisip pa din ako eh. Bakit ko 'to binili? 'Di ba? Basta nag-positive sa akin yung tatlong sagot tanong na 'yon. Positive sagot ko, tsaka ako siya binibili. Tsaka ako nagde-decide. Okay? So, yun, actually kanina lang meron akong gustong bilhin eh na ano, nasa Sam, malaki. Malaki. Bibili ko na dapat kanina. Pero, yun, naalala ko yung tatlong tanong. Tapos, meron pang nadagdag na ika-apat. Tanong ko muna kay, ano, kay boss. Nagtanong muna ako kay boss. Bibili ko na ba ito? Okay, yung girlfriend ko, tinanong ko sa kanya kung okay ba sa kanya. Negative. So, okay, sige, kukonvince ko muna. So, yung ganun, nasa sa inyo pa rin naman yan. Yun lang naman yung akin pagdating dyan. Kung mas maganda, kung hindi mo naman talaga kailangan, reinvest mo na lang sa negosyo. Mas palakihin mo na lang yung negosyo mo para kung sakaling gusto mo talagang bilhin yan, kurot na lang. Hindi mo kawala, hindi ka mapapaisip kasi maliit na bagay lang sa'yo. Mas masarap mamili pag ganun, di ba? Alright, so yan. I hope nasagot ko yung question na yun. Next question tayo. Next question. Alright. Wait. My first time. Beverly, first time. So, sa mga first time, I hope na makasama namin kayo, ano, every Friday, 8 p.m. Philippines time. Alright. So, yan. Okay, so yun, tanong ni Beverly about selling din. So yun, nasagot ko na yung about sa selling. Okay, ayan. Panorin nyo na lang yung nandun sa YouTube. Mas maganda yun. Okay, from Kevin, kakapasok ko pa lang po, ask ko lang po kung ano yung opinion nyo sa delivery service, operator, online business, branch. Haba nito. Delivery Service Operator Online Business Franchise. Ay, grabe power pa yaman. Ano to? Hindi ko naiintindihan. Delivery Service. So, first time ko kasi maka-encounter ng ganito. Service Operator Online Business Franchise. O baka magkahiwalay na words to, kaya naguluhan ako. So, sa akin naman, as long as ang isang company ay stable, meaning at least 5 years, at least 5 years na sa industry, tapos may magagandang products na affordable, na pangmasa yung presyo, pwede na yan. Okay na yan. Okay yung compensation plan. Halos lahat naman ng company may magandang compensation plan. Wala namang best talaga. So, mayroong kanya-kanyang pros and cons yan. May kanya-kanyang magandang side at bad side. Lahat. Walang perfect na company. Kaya nakakatanga lang isipin yung mga nagki-claim na best, sila yung best. Parang tanga lang. Wala namang best eh. Kasi lahat may imperfection, lahat may kakulangan, walang perfect na company. May tamang company pero walang perfect. So basta meron nun, basta stable na siya, maganda yung product, affordable, pamasa yung presyo, tapos maganda yung product, nabanggit ko na din. So okay na yan. Wala namang problema dyan. Stable na, legal, okay na yun. So, okay na yun, sapat na yun. Okay? So, yun, next question tayo. Paano humanap ng matinong mentor? So, tricky tong tanong na to. Kasi, ako kasi ang ginawa ko noon,
is bago ko even yung mga uplines ko ngayon, alam nila, kinento ko na to sa kanila, kinento ko na to sa kanila na before ako, before ko ipakilala yung grupo ko sa kanila, before ko sila i-tee up sa mga members ko, tinesting ko muna sila. Tinesting ko muna yung mga uplines ko. Ngayon, isa lang naman na, dala-dalawa na lang naman na yung uplines ko na ano. Na alam ko, okay, na alam ko na natitira. So, tinesting ko muna eh. Yung mentor ko ngayon, tinesting ko muna siya kung yung ugali niya. Ako muna yung nakikipag-usap sa kanya. Diba? Ako muna yung nag... tapos inaalam ko kung anong ugali meron siya, tinitingnan ko kung ano. Wala, pero wala na, hindi naman ako naghahanap ng perfect kasi wala namang perfect. May mga flaws. Ako nga mismo hindi perfect, so ba't ako maghahanap ng perfect, 'di ba? So ang importante lang naman sa akin ay meron kaming similar or mas maganda same principles, which is yung pagiging ethical. 'Yun lang naman ang importante sa akin. Yung may ano siya, may magaling siya sa strategies, sa mga skills, mindset training, bonus na lang yun para sa akin. Pero kung meron kaming same na principle, okay na ako dun, sapat na ako dun. Kasi para sa akin naman, hindi naman kasi nakadepende sa mentor ko yung magiging success ko, kundi sa akin din eh. No, kahit pa yung mentor ko yung pinakamagaling sa ano, buong universe. No, kung tamad ako, hindi pa rin naman ako aasenso eh. Diba? Kung ako'y madrama, kung ako ay, tawag dito, on and off, diba? Kung kailan ko lang trip, tsaka ko gagawin yung negosyo, kung kailan ako nasa mood, hindi pa rin ako ka-ascenso kahit pa yung mentor ko yung pinakamagaling sa buong universe. So, at least naiintindihan nyo yung part na yun. So, medyo tricky to kasi pwedeng pikiin nila eh. Kaya, ang ginagawa ko is talagang time, sa true time, na dinedevelop ko yung relationship ko. Do sa mentor ko, yung mentor ko ngayon. Actually, magkikita kami bukas. Meron kaming mastermind nga eh, bukas. So, sa time na lang din na napatunayan, din nung nakita ko na okay siya. Tsaka ko inintroduce yung mga members ko. Tsaka ko siya tini-up sa mga members ko. So, yun lang naman ang importante sa akin, yung ethics, yung principles. Hindi naman kailangan completely same kami. Mas maganda kung parehas kami na napaniniwala na may moral compass na ginagawa ko yung negosyo sa ethical na paraan. Para ayoko kasi nang kinukontra ko eh. Lalo na at alam kong tama yung ginagawa ko. Yung ethics ko, alam kong tama. So ayoko nang pinipigilan ako, which is na-experience ko yun sa dati kong company kasi nga puro unethical sila eh. Do not reinvent the wheel, yes, upline lang. Alam mo yun? Ginagawa ko kung ano yung tama. Ayoko naman loko ng tao, pero ganun yung sinasabi sa akin, do not reinvent the wheel. Diba, isipin mo yun, yes, upline lang. So, ibig sabihin, kahit nagsisinungaling ako at nanluloko ng tao, yes, upline lang, ganun. So, kaya hindi ko siya nakayanan. Kaya that's the time na nag-decide ako na umalis, tas naganap. Ang hirap makahanap ng matinong mentor, pero sa inyo, hindi ko nire-recommend na ano, na as much as possible. Kasi hindi natin kasi control. And sayang lang din ng oras kung hahanap tayo ng hahanap ng ano ng mentor. Mas maganda kung humanap ka na lang ng ano. Ang by the way, ang kinakausap ko pala sa inyo is yung naghahanap ng company ha. Hindi yung mga nasa company na. Kung hindi matino yung mentor mo, edi huwag ka na sumama sa kanya. Umiwas ka na lang. Layuan mo na lang, iwasan mo, i-block mo kung kailangan, mag-solo ka na lang, mag-solo flight ka na lang. Kung hindi ka naman nila pakikialaman, okay lang naman yun, walang problema. Kaso ang problema kasi kapag ka yung upline mo is ma-ego. Yung control freak, yung mga control freak na upline, grabe yun. Gagawin talaga nila ang lahat para lang mapabagsak ka kahit downline ka nila. So yan yung medyo, ano na, medyo tag dito. Dark secret ng networking. Pero sana hindi kayo mapunta sa ganun. So, yun, tricky siya sa pagana, pero as time goes by sa tawag dito, sa pag-build mo ng relationship sa tao, doon mo malalaman, magmahanap kung sino yung mga tama na mentors. Marami dito sa Facebook, sa online, madami. Madami kayong makikita. No? Pero yun na sa akin. Ang hinahanap ko is with the same moral compass, with the same ethics. Yun ang gusto ko. Sa inyo, hindi ko alam. O hindi ko alam kung ano yung standard nyo. May ginawa ko, hindi ako nagkakamali, meron akong ginawang video kung paano makahanap ng effective na mentor. Ngayon ko lang naalala, bisit. Meron akong ginawang video about dyan
No, hanapin nyo lang dito sa YouTube papaano makahanap ng effective na mentor. Alam ko mayroon akong ginawang ganun. Naalala ko pa yung sinabi. Naalala ko rin yung nung may nabanggit ako, naalala ko sinabi ko na yun eh. So, panoorin nyo na lang yung ano, yung about doon. Para mas masaya, no? Mas detailed din yun. Okay? So, yun. I hope nasagot ko yung tanong. So, next question tayo. Wait lang, nagre-refresh lang. Alright. So, yan. Next question. By the way, no, yung mga, alam nyo mga networkers, mga members, teammates, downlines, whatever, na alam nyo na matutulungan itong ating Q&A session, pwede nyo silang i-mention dito, pwede nyo i-share to sa kanila, kung meron kami mga GC or group. Pwede nyo i-share to, para ma-leverage nyo din. Dali nyo, may tanong yung member mo na nahihiya siyang itanong, pwede mong ikaw bilang upline, ikaw na lang magtanong para sa kanya. Okay, so yun. Next question, meron pa ba? Okay, next question, meron pa ba? Okay, so yun, wala na akong nakikita na question. So, sasagutin ko na tong kay Irvin. Okay, yung ikalawa niyang question. Okay, so yan. Anong effective daily routine ng isang successful na networker online seller? So, kapag ginawa niyo, pag sinagot ko tong tanong na to, hindi ka magiging successful. Hindi yan makakatulong sa'yo para maging successful. Kapag sinabi ko kung ano yung routine na ginagawa ko ngayon, hindi yun makakatulong sa inyo para maging successful. Bakit? Kasi magkaiba na tayo ng level. Okay? So, dapat ang tanong is, ano yung ginagawa ko nung nandyan ako sa level nyo? Yun yung mas magandang tanong. Yun yung palagi nyo itatanong sa kung sino man na mentor na makakasalamuhan nyo, makakausap nyo, ano yung po yung ginagawa nyo nagsisimula pa lang kayo? Kung ikaw ay nagsisimula pa lang. Diba? Kung nasa ang level ka na, yun ang itanong mo sa kanila. So, halimbawa, ano pong ginagawa nyo kung meron ka ng 10 downlines? Kasi may 10 downlines ka na. So, parang ganun. Okay? So, kasi kapag sinagot ko to na, hindi nyo maintindihan at kapag ginaya nyo, hindi kayo magiging successful. Kasi iba't iba na tayo ng ginagawa. At iba't iba na ng responsibility. Kasi yung routine ko nung nagsisimula ko, ibang iba na sa ngayon. Malayo, napakalayo na. Pero ang hindi nawala sa akin, so yun na lang siguro. Ang hindi nawala sa akin sa routine ko every single day is profit producing activities. Okay, so ano ibig sabihin nun? Yung activity na nakakapagbigay ng income, recruiting and selling, hindi nawawala sa ano ko yan? Hindi nawawala sa tawag dito sa routine ko yan. Yung makakapagbigay sa akin ng income. So, medyo iba na nga lang kumpara sa inyo. Like yung mga kayong nasa hands-on pa. Kasi ako more on management na. Kasi nga, ibang level na. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo maintindihan eh. Nasa management na kasi may mga tao ako. Literal na empleyado ha. Hindi downline. Literal na empleyado na hinahandle. Na nagbebenta para sa akin. So, ibang usap na yun. So, nasa management ako. So, kaya yun yung sinasabi ko na hindi nyo maintindihan kasi wala pa kayo dun. Malayo pa ka dun. And yung karamihan sa inyo, hindi naman ituturo sa inyo kung paano yun. And unfortunately, hindi ko rin yun may tuturo dito kasi sa mga leaders ko lang yun tinuturo. Pero, ang hindi dapat mawala is yung profit producing activities. May kinakausap ka na prospect, ina-approach mo para sa product or sa negosyo mo every single day. Okay? Nagpo-prospecting ka. Yung mga profit producing activities. Yun yung pinaka-basic eh. Prospecting, pag-approach mo ng business mo, presentation ng business, pag-share mo ng product, pagbebenta mo ng product every single day. Yan ang hindi dapat mawawala. Yan ang pinakang basic. Hindi keeping, hindi training, hindi motivation, hindi pagpo-post sa Facebook ng kung ano-ano na wala namang kwenta, hindi yun. Profit producing activities. Benta, recruit, prospecting. Every day. Okay? So, yun dapat, wala na kayong dapat isipin. Hanggat hindi kayo kumikita ng at least 100,000 sa loob ng isang buwan,
Hanggat hindi kayo kumikita ng ganong kalaki sa loob ng isang buwan, wala kayong dapat isipin kundi yun lang. Mag-recruit, magbenta, mag-prospecting, yun lang. Wala nang iba. Okay? So, yun. Next question. Wait, refresh muna natin. Okay, nagre-refresh lang. Okay, so ilagay nyo na lahat ng ano ha, ng question nyo kasi it's already mag na 9 PM na, pero pag naubos na yung mga question nyo, titigil na natin to. Pag nasagutan ko na lahat ng tanong nyo. Okay, tapos hintay na ulit kayo ng next week kasi next Friday na ulit ito. Okay, next question. Okay, next question, sino man? Okay, wait, si Jade muna kasi parang unang beses to na nagtanong. Okay, mamaya ako isagutin yung kay James. Paano ba mag-post ng online business? I-post mo lang. Wala namang perfect na na-post eh. Basta yun ang tatandaan nyo, walang perfect na pagdating sa pagpo-post ha. Pagdating sa pagpo-post ng negosyo, walang perfect na post. Yung i-post mo lang to, dadami ng ano, walang ganun. Magte-testing ka ng iba't ibang klase ng post hanggang sa makuha mo kung alin yung nag-work. Tapos kung alin yung nag-work, hindi pang habang buhay mag-work yan. Dadating yung time na hindi na rin yan mag-work. Kaya testing lang ng testing ng iba't ibang klase ng post. No, ang importante, ethical. Okay, hindi ka nang babaliw. Hindi ka nag-aabaniko ng pera. Huwag nyong gagawin yun. Kasi nga, pwede kang makarecruit dyan, pwede kang makakuha ng prospect makarecruit dyan, pero mga marerecruit mo, mga tamad. Okay, mga tamad. Mga tamad, mga reklamador, mga madrama, mga mababang klase ng prospect. Kasi yun ang ini-imply ng mga ganong klase ng post eh. Sino sa inyong mga tamad dyan? Gustong kumita agad na walang ginagawa. Yun ang ini-imply ng mga ganong post. Kahit hindi yun ang sinasabi mo, yun ang dating sa mga tao. Basta easy money, okay yan. Ganun ang mga Pilipino, hindi nadadala ang mga Pilipino eh. At sa tingin ko kahit kailan di talaga sila madadala. Sa mga, kaya maraming Pilipino yung madaling ma-scam. Madaling maloko kasi mahiling nga sila sa mga ganun. So, wag mong gagayahin kung ano yung ginagawa ng iba. Much better na hindi ganun kabilis yung maging result mo sa pagre-recruit mo. At least yung mga makukuha mo na tao is kahit papano okay. Hindi katulad nung nabanggit ko yung mga pinakamababang klase ng mga prospect na mga tamad na naghahanap lang ng easy money na yayaman agad sila. So, kaya iwasan nyo yung hyping. Okay, mag-testing kayo ng iba't ibang klase ng post. Nasa sa inyo yan kung paano nyo siya gagawin. And mas maganda, basta pagdating sa inviting, prospecting, tawag dito, i-access nyo yung unlimited prospect handbook na ginawa ko. Okay? So, makikita nyo yung link dito sa description nitong video, tsaka mayroon kayo nakikita dyan sa baba, di ba? May ma-under na letters na mabagal lang naman, makikita nyo dyan. Alright? So, yun, next question. Okay, refresh lang ulit. Dadagdagan yung comment pagka nare-refresh eh. Sira ulo talaga ito. Okay, from JB. Paano nyo po naiwasan yung ang unethical na ginagawa sa dating sinalihan? Hindi ko lang siya ginagawa. Ang importante, aware ka kung ano yung unethical. Diba? Alam naman natin yan eh. Usually, hindi naman natin kailangan pang malaman, hindi na natin kailangan ng details, ng listahan. Ito yung mga unethical na wag gagawin. Hindi naman na natin kailangan yan eh. Pag binagabag ka ng konsensya mo, alam mong hindi maganda kung ano ginagawa mo. Kasi may konsensya tayo eh. Diba? Yan yung pinapatay ng mga unethical networkers, mga unethical upline, yung mga halang ambituka na mga upline. Pinapatay nila yung konsensya ng mga member. Para maging matanggap ng mga member na okay lang yung kalokohan na ginagawa nila. So yun kasi mga halang ang bituka na nung mga yun. So wala na tayong magagawa sa kanila. Kaya nasa sa atin na yun. Tayo kasi may mga konsensya pa rin tayo, 'di ba? Alam niyo naman eh, yung mga times na ginagawa niyo pa yung unethical na strategy, 'di ba? Iba yung pakiramdam mo. 'Di ba hindi ka mapakali? Alam mo eh, alam mong mali eh. Diba? Tapos yan yung mga madalas yung mga bagay na hindi mo ma-explain na hindi maganda. Basta alam mo hindi maganda yung pakiramdam. Diba? So alam naman natin yun. Kaya
iwasan natin. And actually, nabanggit, maraming beses naman ako naman na nababanggit yan, yung mga yan. Kung ayaw mong gawin sa'yo o sa pamilya mo, huwag mong gawin sa iba. O, yun yung isa sa magandang ano rin, basihan. Kung ayaw mong gawin sa pamilya mo o sa'yo, o huwag mong gawin sa iba. Kasi pwedeng okay lang na gawin sa'yo, pero what if sa pamilya mo? What if sa mga taong pinakamahal mo sa buhay kapag ginawa sa kanila yun? Okay lang ba? Kung hindi, ba't mo gagawin sa iba? Diba? So, yun, isa rin yung magandang guideline ko na pagdating sa pagiging ethical, isang magandang guideline din yan. Okay? So, yun. Shout out sa isa sa mga future leaders ng team namin. Si Sir Fernando, dito siya ngayon. Alright. Shout out Melanie Rolly. Sino pa? Sir Robertson Bullet. Ayos yun, Bullet. Alright, sino pa? Sino pa yung mga hindi ko na shout out dito? Laila, yung mga bago. Elena, Laila, Romel, JR, Army, Janet, Alan, Mycor, si Mycor, Noemi, Marites, ayan. Okay, so next question na tayo. So, ayun, marami kayo natututunan ha, so far. So, magiging, sabi ko nga sa inyo, magiging, yung ganda ng ating kwentuhan tonight is nakadepende sa mga magiging tanong nyo sa akin. Kaya itanong nyo na lang itanong. Okay. Meron ako na lampasan, ayun. From Alan. Okay, from Alan Ortiz. Paano po i-handle yung mga downlines mo kung baguhan ka pa lang sa networking company? As much as possible, wag ikaw yung mag-handle. Pa-handle mo sa upline mo. Mas maganda kung ganun. Kasi sa totoo lang, ang importante naman kasi sa bago, sa mga bagong members, ay maturuan sila kung paano bawiin yung puhunan nila. Yun ang pinakang basic eh. Kasi pag natutunan na nila yung kung paano bawiin yung puhunan nila, same na rin naman yun kung paano kumita eh. Pares lang eh. Para mabawi mo yung puhunan mo, kailangan mo kumita. So kapag naintindihan na nila yun, ulit-ulitin lang nila kung ano yung strategy na ginagawa para kumita. Yun lang ang importante sa simula. No, habang nagsisimula ka, hindi nyo dapat isipin paano i-handle, paano sila i-keep, tapos ilang downline mo, 2, 3, 10, 'di ba? Kung wala pa yung at least 100 na active, hindi mo dapat iniisip yung mga ganung bagay. Ang iniisip mo lang is profit producing activity, recruit sell, yun lang ang isipin mo. Okay, hindi tayo sumali sa networking para mag-handle ng downlines. Hindi mo ikayayaman 'yan. Okay, taliwas sa kung ano yung sinasabi ng iba na about sa keeping, ganyan. Hindi. Kasi kahit anong equip, based on my 7 years na experience, kahit anong keeping ang gawin mo, magkukwit at magkukwit yan, kung quitter yan. Sayang oras at panahon mo. No, ang importante naman sa, hindi, at saka hindi naman yan sumali sa'yo para i-keep mo sila. Di ba? Alam mo yun, meron ba ganun, sumali sa inyo? Bakit kasi, alam mo yung tinanong mo yung reason why? Bakit ka sumali sa amin? Kasi gusto ko pong i-keep nyo ako. Di ba? Wala naman sasagot ng ganun. Di ba? Ay, sasagot nila. Gusto kong kumita. Yung pinaka-default na sagot para sa pamilya. Or whatever. Pero bottom line, gusto kong kumita. So, yun ang ibigay mo sa kanila. Now, yung pagdating sa relationship building, keeping, mga ganyan. Later on na yan. Along the way, yung pagkikipagkwentuhan nyo, the more na kinikilala nyo yung isa't isa, along the way. Di ba? Pag nagtatanungan kayo, pag nagsishare yung member mo sa'yo ng mga problema niya, along the way, nabibuild yan. Pero hindi dapat yan ang focus. Ang focus is mag-produce ka na mag-produce. Kasi yun lang yung tanging bagay, bukod tanging bagay na kaya mong control yun. Hindi mga members, hindi naman natin sila makokontrol. Kasi nung naintindihan ko itong sinasabi ko na ito sa inyo, na wala yung stress sa akin. Na nung sa pag-build, walang stress. Tapos mas lalo pang dumami yung mga downlines ko nung naintindihan ko itong sinasabi ko na to. Kasi nasa tama ng lugar yung focus ko eh. Nasa production. Okay? Along the way, matututunan mo din naman yan. Depende sa program ng grupo nyo. Kasi sa amin naka-program yung ano namin eh, yung bawat training namin eh. As time goes by, may mga bagong na-unlock na training yung bawat members kapag may mga nahihit sila na number of sales or may nahihit sila na dami ng members. Na-unlock nila yung mga training, pero hanggat wala pa sila dun sa level na yun, hindi pa nila ma-access yung bawat training na yun kasi hindi pa para sa kanila. Diba? Tuturuan mo ng leadership, bagong member. Parang tanga naman yun, diba?
ang iniisip niyan kumita tapos leadership, but leadership na kaagad kakasimula ko pa lang. Parang ang nangyari, elementary tinuruan mo ng trigonometry. Yung parang tanga lang, 'di ba? So depende rin sa program nung ngayon. Pero yung sa amin ganun, naka-program siya na bawat sa nakadepende sa level ng member yung nakadepende sa level ng member yung mga training na ma-access niya. Okay? So yun, I hope nasagot ko yung tanong niyan. Ang focus lang dapat is profit producing activities lang. Okay? So yun. Ako nga ka, hanggang ngayon, hindi naman ako tumitigil. Recruit pa rin ng recruit, direct pa rin ng direct, wala namang tigil. Wala namang katapusan. Kasi hindi naman mauubos yung mga taong kailangan kong tulungan na kailangan kong matulungan na maging successful sa ethical na paraan. Hindi naman sila mauubos.